pala kung pag-usapan. So, nung nabalitaan ko na nagtitaping kami na ng story of us in New York, bigla ang dami-dami nagte-text at saka nagme-message sa akin sa social media na wala na nga daw si Wen. Hindi ko matanggap. Kasi kailan lang nagme-message kami. And then, last year nagkita kami nung nagpunta siya sa States. Sinurprise ko siya doon sa wedding ng friend niya. And for the whole duration ng wedding, kami magkausap. Ang sarap makipagkwentuhan sa kanya kasi totoo siya eh. He talks about what matters to him. And then ako din, I felt so safe to talk about anything and everything sa kanya because I couldn't really consider him as a friend. Masarap siyang kausap kasi hindi mo kailangan mag-mince ng words or hindi mo kailangan i-revise yung story because he accepts you for who you are. So, I really miss him a lot. Ang isang clear sa akin na natutunan ko sa kanya is being a good friend is something that's really, you should treasure. Kasi pag nakahanap ka ng totoong friend, huwag mo nang itapon yun. Kumbaga, ang masarap sa kanya, hindi man kayo magkita ng ilang taon, pero pag nagkita kayo, parang kahapon lang kayo huling nag-usap. So, I also have maintained a lot of other friendships and relationships na kung saan kahit hindi kami magkita araw-araw or taon, pag nagkita kami ulit, parang kahapon lang kami huling nag-usap.